kailangan talaga natin siguro mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga Victor talaga na nakaupo sa gobyerno na Bongbong Marcos, kumising ka! Magandang hapon mga kabisdak. Meron po akong ipi-play na tatlong video. Yung isa, video ni Diwata. Yung isa, pangalawa, yung galit na pasahero kay Da Junior. At yung panghuli, ipi-play ko, na huling-huli po yung mata ni Da Junior dito kay Inday Sara. Na tsak, magagalit na naman at magsisilos dito si Mamsi. Unahin po muna natin kay Diwata. Disclaimer lang ha mga kabisdak. Hindi po ako followers ni Diwata. Nagka-interest lang ako dito sa isang video niya na may panawagan siya sa mga politiko. Lalo na po yung mga tambaluslos dyan sa Kongreso, sa Senado, at mismo sa administrasyong ito. May sense mga kabisdak eh. Yung kanyang panawagan. Direktang panawagan sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Lalo na ho dito sa Marcos administration. Panoorin po natin ang bidyong ito. Ako kasi bilang isang street food vendor, so kailangan talaga natin siguro mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga vendor talaga na nakaupo sa gobyerno na lumalaban naman ang patas sa pamamaraan. Kasi napakahirap po bilang isang vendor yung naranasan ko. Napakahirap talaga. Sana naman yung mga tao lumalaban ng patas sa pamamaraan tulad mga vendor na nagsusumikap para makaon sa buhay. Sana ang panalangin ko lang na healing sana na magkaroon talaga ng batas na tulungan yung mga tao kung hindi man doon sa pwesto nila, mabigyan ng pwesto para tamang lugar o para hindi naman sila nai-stress, hindi kami nai-stress kung saan kami maglalatas, kung saan kami pupunta, kailan kami clearing, di ba kailan kami tatakbo. Yung mga ganon, yung medyo comfortable ang lahat. Yung sana ang panalangin ko na magkaroon tayo ng batas na ganon na para suportahan ang lahat ng tindo na nasa kalsada, maliliit na buhay. Actually, oo, kasi base sa experience ko talaga napakahirap ng sitwasyon na ganyan. Mabuti nga talaga ako, talagang naging mindset ko talaga dyan is mag-ipon. Kasi ang daming business ko na feeling na malulugi ako ng matanga yung ilang lamisa. Kung ilang hirap pa naman bumawi. Yung po, tapos yung mga paninda ko na binili ko, kaluluto na, nagtatakon-takon. Hindi mo naman pwedeng pulutin yan ulit. Tapos i-serve mo sa mga customer. Automatic na yan, nalugi ka na doon. Plus, sasahod ka pa sa mga taong tumulong sa'yo maglipit, lahat yung sinasahuran. Kaya pag nangyayari yan talaga, napakahirap. Ang laki ng lupa talaga ng isang nabubunan. Eh mabuti na lang kamot talaga mabait ng sigat kasi nung mga time na yon may ipo na tayo konti. Kaya nagtuloy-tuloy dahil pag natangayan tayo ng payo, nakakabil tayo ulit. Eh paano nga kung wala at nangungutang tayo sa Mumbai? Paano tayo makakahulog? Paano natin mababayaran? Paano tayo magsisimula ulit? Wala namang papakutang sa atin kasi yung utang pa nga natin, hindi mabayad, tapos mangutang naman tayo ulit. So, napakahirap talaga, kaya sana magkaroon talaga tayo na yun nga. Siguro naman nakita niyo kung paano ako magipagbardagulan sa mga piling. Lagi akong viral na gano'n. Kawawa talaga. Kasi dito pa naman may ano, parang may mga palakasan. Yung iba, dahil malakas sa ganito ganyan, magkakilala. Basta parang gusto ko maging patas lang sa lahat. Maging pantay-pantay yung tingin. Okay. So for that, lahat ng mga vendor na lumalaban yan ng patas. Parang kasi ito lang kami. Tulungan. Kasi ito lang kami. Pinapaalis nyo kami, hindi kami mapaalis, ay di ka mapaalis kasi mapaalis kami. Kasi nga, dito lang kami nabubuhay, ito lang ang source of income namin. Paano pag hindi na kami nagtinda, kahit na bawal, paano kami kakain, bibigyan mo ba kami? Di ba yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan? Kasi ang kadalasan dyan is, magkukulit kasi kayo, bawal nga dyan eh. Ganun ang lagi ang pambato. Oo nga, bawal nga. Pero paano kung may anak ako, paano kung sabihin kami ng maasa, pinagbawalan nyo kami ngayon, paano na kami kakain lahat? Imamatay na kami. Bibigyan mo ba ako ng pangkain? Ang suporta namin. Kaya yung iba lang, hindi makulit talaga. Dahil, pero kung mabibigyan mo kami ng pisto, tamang lugar, di ba? So bakit hindi? Kung saan magkanap buhay kami ng maayos? Oo, ng walang sugo. So yun ang gusto kong malaman din siguro ng mga nanonood na mga nakikinig, di ba? Ayun talagang number one. Base lang ito sa mga karanasan ko. Kasi talagang ko din naging vendor, talagang napakahirap ang sitwasyon na gano'n. Okay, ayun po yung panawagan ni Diwata.
sa gobyerno. Na sana mapansin sila kasi ang hirap ho talaga ng buhay ng mga iyan. Buti si Diwata, at least nakapundar-pundar. Kasi pag nagki-clearing, lahat po ng mga gamit ng mga vendors, kinukuha ho yan eh. Kawawa ang mga yan, magkano lang kinikita. Ang tanong dito, Diwata, mapakinggan kaya siya ng Marcos admin? Nabigyan sila ng pagpapahalaga. Bigyan sila ng pwesto na maayos. Huwag itaboy, huwag i-clearing, huwag embarguhin ang kanilang mga paninda. Yan yung malaking tanong dyan. Eh, alam naman natin yung Marcos admin eh. Malayong malayo ho sila sa mga mahihirap. Walang malasakit. Oh, ito pa. Mayroon pa akong isa pang video na ipiplay. Kung si Diwata ay nananawagan sa Marcos admin, ito may panawagan din. Isang pasahero ng jeepney na nabwaisit na talaga kay Da Junior. Panoorin po natin, mga kabisdak. Bongbong Marcos, kumisig ka! Buwisit ka! Ayan ho, yung isang galit ng pasahero ng jeepney. Alam niyo po, mga kabisdak, naintindihan ko ho ang galit ng isang taong iyon. Nakakabwisit po talaga ang administrasyong ito. At napakamanhid. Wala ho silang pakiramdam sa mga mahihirap. Kay Diwata, sa mga vendors, mga ordinaryong Pilipino, kay Kuya, hindi ho uso sa kanila yung tinatawag na malasakit. O ito, last na video, panoorin po natin. Huling-huli, yung matalim na mga mata ni Da Junior kay Inday Sara. Ito po ay naganap noong graduation ceremony ng PNPA sa Cavite. Panoorin po natin na tiyak, magsisilos na naman dito si Mamsi. Yan na po, mga kabisdak, tingnan nyo ho ha. Ayan yung mata ni Da Junior, nako! Tiger look, kuting look, oh. Naku naman, oh. Ngumiti pa ang talim ng mga titig ni Da Junior kay Inday Sara. Naku, kitang-kita sa mga mata ni Da Junior yung lakas tama. Parang in love na ito, guys, kay Inday. Naku, panigurado, may maglalasing na naman at may magjumbaga na naman. At may black eye na naman tayong makikita. Ma'am Shea, good luck sa inyo.